Magandang umaga muli mga bossing. Nandito tayo sa farm. Paano nakikita ko ang marami siyang alam dito. Alagang manok tsaka saging. Presko dito sa lugar niya mga bossing. Ayan. Paduyan-duyan lang. Tapos na aming alagang manok. Ayan po ng saging. Puno ng anong tawag dito sa Tagalog? Aratilis, oh. Aratilis, oh, dito sa mga pangan, saresa. Saresa yan, dito sa amin. Nandito pala tayo mga boss, hihingi ako ng ano, ng papaya. Pasasahog dun sa ano, sa nahuli nating ano, kapon. Ay, nahuli. Nahingi ko pala, di ko pala nahuli. Yung palaka. Nangingi ko pala kay Boss Moody. Boss Moody, shoutout sa'yo. Salamat sa binigay mo yung palaka. Titunulo ko mamaya. Hihingi ang papaya kay Tito Dors. Tito Dora. Ito raw, dito raw tayo kuha mga bossing. Sa papaya niya dito. Meron na tayong bas-bas mula sa kanya. Sarap yung medyo manibalang. Ito. Ito mga boss, medyo dilaw-dilaw na sa ilalim mo. Yun. Ano? Sarap to manibalang. Sarap sahog dun sa tinola. Bahala siguro paluluto ko na lang kaya ano yung mga boss. Lolo Boy. Masarap din magluto si Lolo Boy. Paluluto ko na lang sa kanya. Tapos dahon ng malunggay. Wala rin tayong dahon ng malunggay. Para ayan. Kompleto na yung ating Ricardo. Ricardo sa tinolang tugak or palaka. Ay mga boss, oh, grabe. Ganyan ito. Uy, yan tayo mga boss. Ayan na mga bossing. Meron luyod dito sa tindahan. Puyas, bawang. Ito yung palaka. So, nirep ko kahapon. Nilinisan ko na. Paluluto natin kay Lolo Boy. Lolo Boy! Oh, lutuin mo itong ulam natin mamaya. Tinulang tuga. May tao, vlogger, may itang tanggong. Tayo. Ayun, makaya patakbaya. Nakawali siyang pawikan. Asa na? Nakauwi daw siyang pauwigan mga bossing. Tayo! Ay, kalaki. Ito yung snake turtle mga boss. Ay, makit na. Ano? Ay! Ay! Kumapit. Ayun mga boss, oh, kalaki. Yeah, nakuha siya sa ano, sa tawag dito, patokba, oh, sa amin. Mayroon siyang taga o sima. Ito yung kumakain ng mga maliliit na isda, oh. Yan, malakas kumain niya mga bossing. Kaya nauubos yung mga isda maliliit. Sila yung kumakain. Yung mga pagong na yan. Snake turtle. Pauwikan. Tawag dito sa amin. Tingnan mo. Ayan, matalim yung ngipin nito mga bossing. Oh. Tingnan mo. Ayan yung ngipin nyo. Pag kinagat ka rito, sigurado. Sugat. Oh. Ay. Ayan mga boss. Oh. Ayan yan. Bale, ang tawag dito sa pagong na to mga boss dito. Ahas pagong ang tawag nila dito. Bale, invaders dito to. Hindi nakikita sa Pilipinas to. Galing China yung mga yan. Dumami lang dito sa Pampanga. Halos sa mga fish pan, gaya ng ilog, yan marami ang ganyan dito. Pesta dito yung mga boss. Bale, pinapatay dito to pagka nakahuling ganyan para hindi na sila dumami. Ayan yung ahas pagong.
Meron pa pala tayong gagawin ngayon mga boss. Ito yung plywood na gagamitin ko sana sa beam, sa biga, sa taas. Ayan. Naano na siya. Natutuklap na yan, no? Ordinary plywood lang kasi ito eh. Tapos, naaraon lang ito mga boss. Ito yun, natuklap na. Ordinary plywood na 1/2. Itatabasin ko na. Ayan mga boss, gagamitin ko ulit yung ginawa kong table saw. Ayan. Iba talaga yung ano mga boss sa forma, yung pinulik. Ito, ordinary plywood lang to na 1/2. 600 yata ang bili ko nito mga bossing. Gagamitin ko sa beam dun sa taas. Ayan, ito yung gagamitin natin mga boss na circular. Ayan brand niya, Crest brand. Bale, Germany siya mga boss pero made in China. Mas mura kasi yung power tools pag made in China. Pero original siya mga boss. Bale, made in China, dun lang siya nasemble kasi mura yung labor cost ng China. Kaya pagka made in China, is mura lang. Pero original pa rin siya. Ayan, Crest. Mas pinili ko tong Crest kaysa dun sa Makita or Boss. Medyo bagong ano eh, bagong labas tsaka mukhang matibay. Pero ayos naman siyang gamitin. Tanggalin na natin tong nilagay kong takip nito. Ayan. Takip nitong para sample natin ulit yung ating table saw. Ito palang cordless na drill mga boss. Itong ginagamit ko ito. Ayan. Kingko. Inko. Bale, ano po yung bili ko dito? 6,000. 6,000 yung bili ko dun sa Dao. Dao Pampanga. Dito. Marami kasing bilihan ng power tools doon mga bossing. Tapos mura pa. Ayan, pinili ito. Inko. Inko brand. Ayos din naman mga boss yung performance niya. Ayan. Kaya natin lagay ulit itong ating circular dyan. I-table na natin ulit. Ayan mga boss, lagayin natin ulit yung ating circular dito sa ating table. Yun. Saan natin screw ulit. Okay. Talim. Hello. Bumili ka muna ano? Ay ko. Ay, tingnan. Blade. Bale yung kadalasan palang ginagamit na forma sa mga bahay mga boss, yung size is 16 inches. Ito, 16 inches to. Pinulik to. Bale, ito yung ginawa ni Lolo Boy yung gumawa nito kasi hiniram nung bayaw ko yung to, itong mga forma na to. Bale, siya yung unang nakagamit nito. Ayan. 16 inches siya. Yung kasi posting niya doon mga boss, sa 12 inches yung ano, lapad. Kaya 16 inches syempre yung forma. Para didikit siya dun sa pader tapos meron din siyang nosing dun sa labas. Ito yung ginamit niya pang nosing. Ayan, bali meron siyang 2x2 dito sa gilid. Ayan, kaya 16 inches yan para may pamakuan yung 2x2. Ayan. Ayan, 12 inches yung kinakalapad niya na may nosing. 16 inches tapos 12 inches. Halos ganun lang yung size ng mga forma na ginagamit sa paggawa ng simpleng bahay, yung bungalow lang, yan. Second floor, pwede rin yung ganyan, 16 inches. 12 inches ang cut. Sa isang plywood kasi mga boss, makakakuha ka ng tatlong cut na 16 inches. Yan, makakatatlo ka nito. Makakatatlo kang forma sa cut 16.
na isang buong plywood. Sa cut 12 naman is apat. Apat yung magagawa sa isang plywood. Sa kahoy naman pala mga boss, yung framing nito is 2x2. 2x2 to, na good lumber ang ginamit dito. Ayan. Bale, 10 feet to eh. 10 feet yung assemble ni Lolo Boy na to. Pero kadalasan yung na-assemble na forma is 8 feet lang. So, ang magagamit na kahoy dito mga boss, sa isang buong plywood is makakuha tayong tatlong cut o makakatatlong forma tayong magagawa sa isang plywood. Ang magagamit nating kahoy is siguro siyam. Siyam na 2x2x8 pero may sobra pa yun na pinagputulan. Tapos magkano ba yung isang 2x2? Ito, compute natin yung isang 2x2 para natin makuha yung board pit. Kung magkano yung board pit sa hardware sa inyo mga bossing. Ayan, compute natin yung board pit. 2 times 2 times 8. 8 ang haba. 2 for 2 by 8. Tapos equals 32. I-divide natin sa board pit. Ayan. Isang board pit is 12. Ayan. 2.666. Ayan yung board pit ng isang 2x2x12. Tapos, for example, yung board pit sa hardware na bibili nyo is nasa 45, 47 yata. Dito sa Pampanga, mga boss, nasa 47 yata. Or 45. For example, ano na, 50 na yung board pit. Ano ba yan? 2 times 2 times 8 equals 32 divided by 12 board pit equals 2.66. tapos times natin sa, for example, yung board pit sa inyo sa hardware nyo is 50, presyo ng isang 2x2. Ayan, 50. Ayan. Equals 133.3. Sabihin na natin 34 na yan. Ayan, presyo ng isang 2x2x8. Tapos times natin sa siyam na piraso sa isang, sa tatlong forma na 16 cut. Times natin sa 9 pieces. Ayan. Nasa 1,200 mga boss ang kahoy na magagamit sa tatlong forma, isang buong plywood. Tapos i-plus natin yung, sabi na natin yung pinulik is nasa 700 yata to, yung pinulik na 1/2. Ayan, yung kulay team 700 equals, o nasa 1,900 mga bossing. Sama na natin yung pako, sabi na natin isang kilo or yung pako ang gagamitin yan. Siguro gagastos tayo ng 2,000 mga boss sa tatlong forma na pinulik, yung pinulik board siya. Ayan. Kasama na yung ano doon, pero 1,900 lang mga kahoy tapos yung pinulik board. So 1,900 yung magagastos natin sa tatlong forma. Pero kadalasan mga boss sa mga bahay, siyempre kailangan ng maraming forma diyan. Siyempre kung maaari, mas marami mas maganda. Makakabili tayo ng marami, mas maganda, marami tayong mapopormahan. Halimbawa sa poste, mapopormahan natin na sabay-sabay. Tapos yung biga, mas marami tayong mabubuhusan. Siguro, bibili tayo ng apat na buo kasi assemble natin. Ayan. Ganun yung kadalasan sa paggawa ng bahay, yung mga forma, mga bossing. Ito pala yung stirrup nung ginagawa kong biga dun sa taas, mga boss. Bale, 5 inches to. Ayan, 5 inches yung sukat nitong stirrup. Tapos 10 inches din yung taas nya. Sa poste mga boss, pwede na to sa mga bungalow. Tapos 12mm yung pinaka ano nya, dowels nya, ano nya, vertical. Pwede na sa mga bungalow to mga boss, yung poste 12mm. Tapos ito yung stirrup, 6x10, ay 5x10 pala itong stirrup. Pagka nakonkreto to mga boss, syempre pag nabalutan na ng konkreto yan, ang size nyan is 12 by
12 by 6 ang size nito pagka konkreto, nakalagyan na ng konkreto. Ayan. Ano siyang allowance na 1 inches sa kabila. 12 by 6 siya pagka konkreto na siya. So, ayan mga boss. Tingin ko muna itong gagawin kong itong plywood ko. Isa lang to, sandali lang katingin to. Bale mga boss, tapos ko nang matabas yung mga forma kanina. So natabi ko na rin sa taas yung gagamitin ko. Sana magbukas na yung mga hardware para magawa ko na yun sa taas. Sayang naman yung panahon. Lilipas yung araw na wala tayong magagawa dito sa bahay. Wala kasi tayong magamit ng materyales. Yung nga po palang mga nagtatanong, marami po nag-ano sa akin, nag-message kung magkano po ba yung budget. Magkano abutin ng papagawa ng isang bahay, magkano sukat. Bibigyan po kayo ng idea kung magkano per square meter ang kontrata ng mga contractor na malaki, kung mga architect, ganyan, kung magkano yung ano nila. Meron po kasi ako napagtanungan na isang architect kung magkano yung kontrata nila sa isang bahay, magkano per square meter. Magkano ba per square meter mga boss yung kontrata nila ng mga arkitekto? Yung napagtanungan ko mga boss, yung per square meter nila, yung structural phase, dahil 2 phase kasi yan, structural tsaka finishing phase. Yung structural phase, sinabi niya sa akin na nasa nagre-range yung price nila sa 14,000. Yan, 14,000 per square meter. Structural pa lang yung mga boss, pinaka-sitada pa lang yung bahay, pinakshell pa lang, may bubong, tapos yung sahig is wrap lang siguro, tapos yung ganun pa lang, body shell pa lang siya. Structural phase is 14,000 per square meter. Kung 100 square meter yung bahay mo, is time is 14,000 is nasa 1.4. Structural pa lang yung mga boss. Tapos yung sa finishing naman mga bossing, sabi niya sa akin is 4,000 yung kontrata nila. 4,000 sa finishing. Basic lang yun. Basic finish. 4,000 per square meter. So, bale, kung papapinish nyo yung bahay nyo sa kanila, yung kontrata is, ang cost na per square meter nila is 18,000 per square meter. Yan. Basic finish lang yun, mga boss. Basic, ibig sabihin, yung ilaw mo is ano lang, pin niya lang, hindi siya pin light. Yung sahig siguro walang tiles o gano'n, yung basic mga boss. Basic finish mga boss, ibig sabihin yung ceiling nyo is ano pa lang, flat lang yun, wala siyang design, yun basic. Tapos yung mga ilaw is bukilya, siguro walang coblet siyempre. Tapos yung ilaw, ano lang, simple lang, yung basic finish. Ayan mga boss, yung sana nakatulong. 40,000 structural phase. Structural pa rin bahay, 14,000 per square meter. Yung mga nagtatanong, para magka-idea po kayo kung magkano yung budget na lalaanin nyo sa bahay. Hindi na po lalayo yung presyo nun. Sigurado po, yun na yung gagastos ninyo. Tapos yung finishing phase is 4,000, basic. Siyempre mga boss, shoutout na tayo. Shoutout kay Marialyn Malyari and family from Culis, Hermosa, Bataan. At shoutout din kay Leonard Sebastian from Kuwait. Ay, Apalit. From Apalit, sorry. Leonard Sebastian from Apalit. At shoutout din kay Marlon Romero from
Auckland, New Zealand. Shout out kay Allen Rivera from Concepcion, Lubao, Pampanga. Shout out din kay Jeneline Pineda from Saudi Arabia. Kay Ayame Imaw. Shout out kay Joel Mansala from Qatar. Kay Mayra Orbita from Saudi Arabia. Kay Mayan from Saudi. Shout out kay John Mark Gomez at sa Al-Hasira Boys from KSA. Shout out kay Mark Casiado at sa crew ng MB. MB Nuez from Scotland. Shout out kay Bernard Caponpon from Qatar. Shout out kay Setelo Mata. Shout out kay Rico Liwanag and LA Liwanag and Rachel Liwang from Antipolo. Shout out kay JR Manarang from KSA. Shout out din kay Maria Teresa Mancia from Kuwait. At shout out kay Rolly and Virgie Mercado from Edmonton, Canada. At shout out din kay Andy and Gorospe and Lacambra family from Paris. At shout out kay Geoffrey Cruz from Damam. At shout out kay Isidro Orate from Manitoba. Shout out din kay Dory Padilla. At shout out din kay Dennis Lucena from Qatar. At kay Jigs Castro from Israel. At shout out din kay Erin E.R. Asuncion. At shout out kay John Paul and J.L. Vergara from Angeles. At shout out kay shout out sa Team Gahi sa Cebu from Bernax Navarro. At shout out kay Pete Gardon from Montalban Rizal. At shout out kay Erin Heisa Castor. Shout out sa inyo mga bossing. At shout out kay Rolian. At shout out din kay Jerome Alcuetas Bulihan. Alcuetas from Bulihan Silang Cavite. At shout out kay Michelle Valenzuela ng Lipa Batangas. At shout out sa Family David at Family Baluyot and Family Manansala sa Lubao, Pampanga. At shout out din kay Boss Marvin Renon. At shout out sa Tropang BWJ Team Ilocano. At shout out kay Toby Bukay at sa mga anak niya sina Paul, Michael at Makmak from Paris, France. At shout out kay Errol Domingo from Quirino Province. Ay mga boss, tapos ko po muna yung video dito. Maraming salamat po sa panonood nyo. Yung po mga bago dito sa channel to, pakiclick po yung subscribe button sa baba tsaka yung notification bell para lagi po kayong update sa mga video na i-upload ko pa. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa next video. Paalam po muna.